Yo, what's up guys? So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-send ng files sa Messenger gamit ang Android phone. 'Di ba nga sa mismong Messenger app ay hindi tayo nakakapag-send ng mga files gaya ng documents, pero pwede naman siya sa image, 'di ba? Kaso image nga lang 'yung mga na-send. Pero 'yung mga files hindi na-send siya, okay? So ngayon, tuturuan ko kayo. Mag-open lang tayo ng browser. Ayan. Sa akin, Google Chrome yung ginamit ko. So, i-open natin dito yung Messenger. Ayan. Type natin is Messenger. Okay. Then, i-click natin itong messenger.com. Ayan. So, pagka-click natin yung messenger.com, ito yung lalabas. So, kung kahit i-scroll down nyo yan, parang wala kayo makikita, no? So, ang dapat natin gawin dito ay i-click natin tong upper right corner na yan. Then, ayan yung desktop site. Nakikita nyo yung desktop site. I-click natin yung check, okay? Yan, desktop site. Then, maglo-loading siya. And may lalabas na ganyan. So, ayan. I-open ko yung account ko dito. I-continue ko. Ayan. So, ayan na, no? Na-open ko na yung aking Messenger. Para ka lang nagbukas ng Messenger nito sa computer. Kaya nga, diba, desktop site yung kinilig natin kanina. So, itatry ko na mag-send ng files. I-search muna natin kung kanina natin isi-send yung ating mga files na gustong isend. So, ayan. Na-search ko na. Ngayon, i-zoom out ko para makita ko ng mas maayos. So, ito. Ito yung combo namin. Okay, ito. I-scroll ko. Yan, kung nakikita nyo. Ayan yung combo namin. Then, i-zoom in ko dito, banda sa ibaba. Ayan. Yan. So, kung nakikita nyo ito, yung tabi ng plus sign, dito nakalagay yung mga emojis, GIF, at kung mag-send ng file. Okay. Pag in-scroll mo yan. Scroll sa side. Okay. So, gagawin natin, i-click natin itong yung mukhang gallery na icon. Ayan, sa tabi ng emoji. Ayan, medyo mahirap nga lang siya pindutin. Ayan, okay yan. So, naklik na natin yon. So, ito na yung lumabas. Choose an action. So, dahil isi-send natin yung files, click natin itong files. Ayan, so, hanapin natin yung isi-send natin na file doon. So, ayan. Siguro naman alam niyo na kung paano hanapin, kung nasaan yung mga gusto nyo isi-send. So, ayan. Example, isi-send ko itong picture. Ayan, click ko. Then, pagka-insert ko nun, i-click natin tong arrow para ma-send. Ayan, okay. So, guys, huwag nyo munang i-close to hanggat hindi nagsisend yung message nyo. So, para masabi natin nag-send na, hintay natin lumabas yung check dito, na sign dito sa bilog na yan para send na siya, okay? Huwag nyo rin muna siyang i-re-refresh, okay? Or, kung maaari, pwede nyo i-double check kung nasend na ba talaga siya dun sa mismong Messenger app. Okay, so yan. Kung nakita nyo, lumabas na yung check sign niya. So, tignan natin. Ayan, nasend na yung image. Pero, hindi pala. Hindi pala image yung iyan natin, kundi documents. Okay, so, hanapin ulit natin yan. Ayan. Ayan, files. Click natin yung files. Then, hanap tayo dito ng documents. Okay, so documents. So, ayan. Ayan. Halimbawa, isi-send ko ito. Alright. Naklik ko na yung document na bala kong isend. Then, i-click ulit natin tong arrow. Okay, so, ayan. Dumabas na yung check. Yung check niya, ibig sabihin, sent na yun, no? So, kung titignan natin mabuti sa Messenger app. So, ayan na. Ito na yung document na sinend natin. Okay? So, yun lang guys. So, yun lang yung tip ko sa inyo na pag nag-send kayo ng documents, hintayin nyo munang lumabas yung check sign. Na ibig sabihin na send na. Okay? Kasi pag hindi pa lumalabas yun, tapos bigla nyong na-refresh, mawawala yun guys. Mag-ano ulit kayo, kailangan nyo ulit i-resend or ihanapin nyo ulit sa files yung isi-send nyo na documents. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo.